Hello po ulit sa inyong lahat. Para sa video po natin ngayon ay isi-share ko po ang aking 2015 5 piso na may dalawang klaseng variant. At alin po ba sa dalawang klaseng variant nito ang mas mahirap makuha? Bago natin simulan ang video, magpapasalamat po muna ulit ako sa lahat ng mga nanonood at nagla-like ng mga video po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. So dako na tayo sa pinag-uusapan natin na 2015 na may dalawang klaseng variant. Ang unang variant po ay ito po nasa harap ninyo na tinatawag po na 2015 Reverse 3. Yan po. Reverse 3 po yan kasi po malaki po. Malaki po ang pagkakaprint ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito. Yan po. At mas malaki rin po ang inner circle niya. Pati po ang cogwheel niya mas malaki rin po. At mas malaki na rin po ang kanyang sun. Yan po. At mga star. Samantalang sa ipapakita ko po na tinatawag na nilang Reverse 2 na 2015. Yan po. Pareho pong 2015 yan. Talikod po muna natin. Pinakita ko lang po. Sa Reverse 2 po ng 2015, ang mapapansin nyo naman dito, mas maliit po ang pinaka-cogwheel niya. Mas maliit din po ang sun. Yan po. At mas maliit din po yung mga star. Bukod pa doon, yung sun sa ibabaw niya ay maliit din. At meron ng espasyo po ang pinaka-groove niya sa ilalim ng bundok. Samantalang dito ay halos tikit-tikit po. At hindi lang po yun, pati po ang print ng Bangko Sentral po ay mas maliit din. At yung year po na 1993, mas maliit din. At kung medyo malabo po ang mga mata ninyo, para mas malaman nyo po ang kaibahan po ng ganitong klaseng coin, pagdikitin nyo po siya. Yan po, ayos lang po natin. Sa Reverse 2, mapapansin nyo po, yan po, ilapit po natin. Mas mapapansin nyo po ang Reverse 2 at ang Reverse 3 po nito. Ang pinakakaibahan po ng dalawang coin na ito, ay makikita ninyo bukod sa mas mataba po ang pagkakaprint ng year ng 1993 dito kesa dito po sa ibabaw, ay mas malaki po ang pinaka bilog po ng 9 niya dito po sa 1993 sa ibabaw kesa po sa 9 ng 1993 dito sa ilalim. Yan po. Pag pinagdikit nyo po yan, mas mapapansin nyo po ang kaibahan ng Reverse 3 at Reverse 2 ng 2015 natin 5 piso. Pero kung kukuha naman tayo ng Reverse 2 din na 2009 po, ito po 2009 po yan, medyo mayroon lang siyang yan po, hindi po natin masabi kung error po to o sinadya po. Pero 2009 po yan. Ayan po. Kaya po nasasabi na Reverse 2 po ang coin na ito kasi may hawig po siya sa Reverse 2. Halos magkapareho po yung kanilang pinaka font po. Ay yung pinaka inner circle po pala niya, halos magkapareho po. Tapos, yung year niya ay hindi naman sila magkatulad na magkatulad. Pero halos magkasinlaki po. Nga lang, mas malaki talaga ang bilog ng 1993 dito. Kaya ito ay napagkakaman lang Reverse 2 o baka talagang tinawag na Reverse 2 ang coin na ito. Kasi halos, kung di nyo po siya ilalapit ng mabuti, ay mapagkakamalan nyo na magkamuka ang dalawang coin na ito. So, yun lang po at shinare ko po ang ating 5 piso na mas mahirap nga pong makuha, ang 2015 na sa ngayon ay tinatawag na Reverse 2 o pwede rin mabago po ang tawag dito sa coin na to. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po.